Magluto na tayo ng ampalaya. Ang palayang mapait. Mapait pa sa buhay mo. Ayan guys, meron akong ampalaya na nabili ko. 4 na piraso. Yung dalawa, itabi ko yan. Yung dalawa, yan ang lulutuin ko. Hiwain mo na yung mga panahog natin dito sa ampalaya. Bilisan mo maghiwa, kay nagutom na ako. Kay kanina ko pa to iniisip kung anong gusto ko talagang kainin. Ang sabi ng isip ko kanina, gusto ko kumain ng munggo na may ampalaya. Pero sabi ng puso ko, gusto ko kumain ng ampalaya na kinilaw. Kaya ang sinunod ko, yung gusto ko kung ano ang nasa puso ko. Kaya ginawa ko, kinilaw ko na lang tong ampalaya. Kasi yan din ang gustong gusto ko talagang kainin, ang magkilaw ng ampalaya ngayon. So habang nahiwa ko lahat na ang mga panahog guys, etong ampalaya ko kanina, inihaw ko to habang nagdadaldal ako, habang naghihiwa ako. Inihaw ko nga pala to ng bahagya, pagkatapos hinugasan ko siya, tapos piniga ko siya para mabawasan yung kunting pait niya. Nako, itatanim na tong ampalaya ko. Tinog na yung mga buto niya. Buti na lang ito ang napili kong katayin. Yung dalawa, iwan ko kung hinog na yun. Yun ang isasahog ko bukas sa munggo. Yun naman ang kainin ko, yung munggo. At masarap kumain ng mainit na munggo na may ampalaya, na may sahog na baka. Ganito lang hiniwa ko sa ampalaya. Manipis. O, bilisan mo maghiwa. Ilagay sa mangkok ang nahiwang mga ampalaya. At itapon mo na ang sangkalan. Ay, di pala. Linisin mo pala. Pigain mo na ang limon. Bilisan mo na. Ang tagal mong magpiga. Pigain mong mabuti ang limon. Huwag kang magsayang. Itaktak na ang patis. Kunti lang. Huwag mong gawing dagat yan. Haluin mo na ang mga ampalaya. Kasama ang kanyang mga kamag-anak na gulay. Ayan na ang sarap-sarap ng aking ensaladang ampalaya. O, halika na. Dalhin mo na yan sa lamisa. At kumain na tayo. So, ito na guys. Ang finished product ko ng aking ensaladang ampalaya. At ito naman yung aking tanghalian. Ay, hindi pala tanghalian ito. Nakalimutan ko na nandito nga lang pala ako sa loob ng bahay. Hapunan ko nga pala ito, guys. Hindi ito tanghalian. O, halina